Ano ang benefit na kakampi ni Kay Soto, ang top 1 NBA prospect sa buong Amerika? Kamusta mga Brad? Magkukwento na naman tayo. Please subscribe at pindutin mo na rin ang bell para dumami pa ang kaibigan ni Kwentong Canada. Ayun na nga mga Brad, naisip ko lang ano kaya ang benepisyo na kakampi ni Kay Soto, ang top 1 high school basketball player sa buong Amerika na si Jalen Green. Napaka-impressive naman kasi ng basketball resume ni Jalen Green. Alam nyo ba mga Brad na siya ay ang top prospect ng NBA para maging first round pick overall sa 2020 rookie draft? Grabe diba? Parang mga level ni LeBron James, Zion Williamson ang kakampi ni Kay Soto. 5-star recruit. Yan ang pinakamataas na rating ng isang rookie prospect. Member ng USA Junior Basketball Team na nag-champion sa FIBA World Under-16, Under-17 at Under-19 at may MVP award pa sa World Cup. So talagang impressive, 'di ba? Ngayon pa nga lang ay nagpapalakas na ng gusto itong si Green para sa next season ng NBA G League kung saan kakampi nga niya si Kay Soto. Ngayon imagine ninyo pag nagsimula na ang season ng NBA G League. First game pa lang, nakatutok na lahat ng kamera sa team. Partikular na kay Jalen Green. Halos buong NBA organization ay nakatutok sa laro nila. O di ba? Kasama na rin si Kay Soto na masusubaybayan ng mundo. Unang-una, magkaiba sila ng posisyon. Si Green ay shooting guard at si Soto ay center. Kaya sigurado magsasabay sila sa laro. Kaya talagang maiha-highlight ng gusto si Kay. Dahil si Green nga ay playmaker din. So posible makakita tayo ng mga eye in the sky alley-oops nito. Kaya sigurado kung makakasabay nga itong si Kay ay malamang hindi na malalayo kay Green sa NBA draft yan. Although ang target ni Kai ay sa 2021 pa, so malaki pa ang i-improve. Baka after one season nga ng G League ay si Kai na ang leader ng team pag nasa NBA na si Jalen Green. Kaya nakakatuwa isipin, no? Rubbing elbow lang halos ni Kay Soto ang future NBA All-Star player na ito. Plus isipin din natin na ang iba pang kasama ni Kai sa team ay mga 5-star recruit din. Gaya nila Isaiah Todd at Jason Nix. Kaya nga parang consider na rin na 5-star recruit itong si Kai. Dahil imagine niyo sa dami ng center na 5-star recruit, bakit si Kai ang kinuha na 4-star lang? Ang sagot dito ay ang sinabi ng president ng NBA G League na si Sharif Abdulrahim. Na sa dami ng talented rookie prospect, not all of them fits the program. Ito ay dahil nga daw ang gusto ng NBA G League ay yung may NBA level talent, may right work ethics, high character at may desire to push at ready sa challenge. At nakita daw nila ito kay Kai na napaka bright ng future at sky is the limit daw ang improvement nito. Sabi pa ni Rahim ay what we saw in Kai is the physical talent, his size and ability to move, his skills with his size. Napansin nila ito sa maigsing panahon lang ng pagpunta ni Kai sa Amerika. Kaya ito ang naging pasihan. Kaya naihanay ka agad si Kay Soto kila Jalen Green. Bago ko nga pala tapusin ang kwento ko mga Brad, para sa mga loyal na subscriber ko, kaway-kaway naman dyan. Hi mga kwentuhan! Ito nga pala si Kwentong Canada. At salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. And isa sa way ng pasasalamat ko ay magpaparapol ako ng basketball shoes. So kaway-kaway sa mga subscriber ko, sa mga viewers na hindi pa nakasubscribe, please subscribe na and then comment sa mga videos ko. And pag nakita ko na mga nakikita ko kayong nag-comment, bibigyan ko kayo ng raffle entry. And please follow the Facebook page na Kwentong Canada channel. At doon maglalagay ako ng open for raffle entry. Follow nyo lang yon and then magko-comment lang kayo yung name nyo. And then ilalagay natin sa raffle entry. Tapos hopefully ma-live ko yung raffle draw. And then pag naging successful tong raffle draw natin, pwede natin gawin siya monthly, magkakaroon tayo ng basketball shoes raffle draw. Ito yung isa sa aking pasasalamat sa patuloy yung pagsuporta sa channel ko. So again, please subscribe and continue to hit the likes and comments. Thank you and have a good day mga kakwentuhan. Bye-bye!